Hey guys, welcome back to our channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin or ang ituturo ko sa inyo ngayon is about paano mag-wiring ng automatic transfer switch. So ito yung diagram natin guys. Yan. Tapos mapapansin nyo yung ang ATS natin guys, may dalawang breaker tayo. Yan para sa Miralco. May ano na rin tayo dyan, may indicator light na rin tayo na nakamiral ko tayo. May indicator light din tayo na pang genset or sa solar natin. May isa din tayong breaker na para sa solar natin. So may gamit natin, may dalawang contactor tayo. Ito yung para sa miral ko, ito yung para sa solar or genset natin. So may timer tayo dito. So ang gagamitin natin, bakit ba nga ba gagamitin natin yung timer guys? So gagamitan natin ng timer if in case na, 'di ba, nakaano tayo, halimbawa naka solar tayo or naka genset tayo. Ang mangyayari, biglang pasok na yung si Miralco. Eh syempre kung walang timer, edi papalo agad, so papasok sa load natin. Tapos biglang namatay uli si Miralco, tapos papasok uli si ano. So kaya guys, ang maiwasan natin yung patay sindi para hindi para tatagal yung buhay ng mga ano natin guys, mga appliances. Kailangan natin ng timer para i-delay natin yung pagpasok ni Miralco in case na mag-fluctuate man or yung ano guys, yung siguro na experience niyo na rin na biglang pasok ng Miralco tapos namamatay agad. So ngayon, kaya yun yung iiwasan natin para hindi agad masisira yung mga appliances natin. So i-delay natin guys, ang nilagay ko dito sa ano natin, nasa 25 seconds guys yung ano natin, yung delay natin bago siya papasok. Depende na rin sa inyo guys kung ilang seconds nyo isiset na papalo si Miralco. Depende rin kasi sa power providers kung dyan sa inyo kung madalas ba, gano'ng katagal, gano'ng siguro nasa inyo na rin kung anong ilang seconds or kung gusto nyo minuto, pwede. Nasa inyo na guys kung ilang minutes or seconds nyo gustong i-delay yung pagpasok ng Miralco natin. So may ano tayo dito guys, may dalawang ilaw tayo dito na nagre-represent ng load natin. So ngayon guys, ituturo ko na sa inyo kung paano pag wiring nito. Eh bago nga pala guys, kabisaduhin nyo na lang yung linya natin ng main kasi hindi ko na isasama yan kasi ang ituturo ko lang sa inyo mamaya is paano lang yung connection ng mga contactor para magkakaroon sila ng delay. So yan guys, mula sa breaker natin ng Miralco, yung dalawang linya, itong line 1 at saka line 2 guys, pumasok dito sa line ng contactor dito. Yan, so main, naglabas na rin ako guys ng dalawang wire, itong kulay orange at saka yung puti, para dito na tayo kukunik ng mga contact natin mamaya. So yan, may line 1 at saka line 2 na tayo. So dito guys, nakaparallel lang to. Kung dito sa line, yung sa line 3, dito makikita nyo sa line 3 ng contactor or dito sa T3 ng contactor at saka dito sa ito, connected lang yan guys, connected lang yan. So ito din, line 1 nito, tsaka ito, connected lang din yan. Tapos pumasok dito sa load natin. So yun, siguro naman, nag-gets nga kung paano yung connection ng mga load, ay yung ano natin guys, miss ng sa mga contact, primary contact natin guys. Ito yung kasing, hindi kasama kasi ito guys sa ano eh, sa control natin, kumbaga paano natin kukontrol yun yung contactor, hindi siya kasama, so separate yung linya mismo. So ang guys, ituturo ko sa inyo kung paano pag-wiring nito. So yan guys, ituturo ko na sa inyo kung paano ang pag-wiring. So ang gagawin natin, susundan lang natin tong diagram natin guys. Yan, kung ano nakasulat dyan, susundin lang natin. So ang unahin natin guys, dito muna tayo sa Miralco. Itong sa Miralco. So dito tayo na side muna mag-umpisa guys, dito.
So dito, makikita nyo, mula sa line 1, mula sa line 1, papunta sa 8 ng relay. Ah, timer pala. Sorry guys, sa timer. So, mula sa line 1, papunta sa 8 ng relay. Yan. Tapos dito makikita nyo 6 ng timer papunta sa A1 ng Meralco. Ito yung 6 guys. Yan. Papunta sa A1 ni Meralco. So, nandito yung A1 niya. Ito. So, dito natin ikakabit ngayon. Kung hindi nyo man gaano makikita guys, mas maganda kung actual nyo nang gagawin, panuorin nyo lang yung video ko kung paano. Or kung marunong na kayong tumingin sa diagram, pwede na nang sundan yung diagram. So, natapos na natin to guys. So, susunod natin yung A2 papunta sa line 2. So, ito yung line 2 natin. Yung line 2 natin. Papunta sa A2. So, guys, dito may A2 tayo dito ah. Dito. Makikita nyo dito may A2 tayo. Hindi lahat ng contactor guys may ganyan na. Kaya make sure na titingnan nyo rin yung naka ano sa kanya. Make sure na titingnan nyo yung mga label niya guys kung ano bang para saan ba yung contact na yan. So yan, may A2 na tayo. So in next natin yung timer naman. So, mula sa line 1, mula line 1, papunta sa 7. So, napansin nyo kanina na ito, itong wire na to, line 1, pumasok dito sa 8. So, ang gagawin natin dyan guys, kasi line 1 yung nakakabit dyan sa 8, magkukuha lang tayo ng jumper dyan. Yan. Papunta sa 7. So, nandito yung 7 natin, guys. Dito natin ipapasok. Tapos, yung 2 ng timer, ilalagay natin sa line 2. So, ito yung line 2 natin. Yan. Papunta dito sa line 2 ng timer natin. Yan. So, natapos na yung ano natin, yung sa timer natin. Isusunod natin guys, itong line 1. Papunta sa 13 ng Meralco. Contactor yan guys. So, dito tayo, kukuha tayo ng line 1. Line 1. Yan. Tapos, dito sa 13. So, ito yung 13 ng ano guys, ng contactor. Tapos, 14, papunta na sa ilaw. So, ito yung ilaw natin guys, ito. Ito yung ilaw natin para sa Meralco. So, dyan natin ikakabit niya.
umabot natin sa 14. Yan. So next naman, yung itong 14 connected na sa ilaw. So yung ito yung line 2 ng ilaw. So iko-connect na natin sa line 2 din, dito din. Yan. Pasok lang natin. Yan. So, natapos na natin dito guys sa ilaw. So dito na tayo sa emergency na contactor. So dito na naman tayo magwa-wiring yan. Dito. Dito magwa-wiring. So unahin natin. Dito guys, di ko lang alam bakit nawala yung number, pero yung number nito guys, mula sa, lalagyan ko na lang. So, ang number nito guys, kasi hindi na pasama, mula line 1, papunta dito sa 1. 1 to, tapos, yung isa, 4 to guys, 4. Ayan. Mula line 1 papunta dito sa number 1. Sundan nyo lang yung ano natin guys, yung diagram natin para hindi kayo mahirapan. Kailangan lang guys pag nagkabit kayo para hindi kayo mawala o hindi kayo malito, kailangan nilang sundan kung ano yung nakalagay sa ano diagram para hindi kayo hirap. So gaya nito, nakabit na natin yung sa 1. So ang isusunod natin yung 4 papunta dun sa E1 ng contactor ng emergency supply natin. So ito yun, number 4. Yan, papunta sa E1, ito. E1 ng contactor. Ito, ito yun. Sorry guys, wala pa akong connector kaya hindi ko pa nalagyan. Hindi, hirap tuloy tayo ipasok. So yan. Ngayon naman guys, dito, tapos na natin yung E1. Tapos next natin yung sa ano, sa A2. So meron na akong connection dito guys, hindi ko pala natanggal kanina. Meron na. So mula sa A2 papunta dito sa line 2. So yan. So dito na tayo guys. So natapos na tayo dito, dito na sa baba. So ang nalagyan naman natin na supply itong indicator light natin para sa emergency. So yan. Mula sa line 1, ito yung line 1 natin, ito tayo sa kabila, ito yung line 1 natin, yan, papunta sa 13 ng contactor natin, normally open, yan. Tapos papunta na sa ilaw. So ito yung dalawang wire ng ilaw natin guys. So bali yung isa nito line 2. So itong haba na lang ilagay natin dito sa 14. Yan. So yung isa naman ilalagay natin dito sa line 2. Ito yung line 2. Yan. So na ikabit na natin lahat guys. So ngayon ang gagawin natin, ilalagay na natin si
timer. Next natin, buhayin natin si Miralco. Yan, so yung timer natin, nakikita nyo, nagbiblink na. So nagka-count na siya, nag-start na siya ng counting. Start nung nagbiblink na yung ilaw. So after 25 seconds guys, iilaw na yung dalawang ilaw natin. Yan, so antayin lang natin. Antayin lang natin na ilaw. Yan, so kumbaga na reach niya na yung time na nilagay natin. So ngayon, papaganahin natin si solar. Yan. Tapos i-assume natin na nawala ng supply si ano, namatay si Miralco, nag-brown out, nagkaroon ng brown out or black out. So namatay si Miralco. Titingnan nyo guys, at tingnan nyo mabuti yung ilaw natin kung kukurap ba siya o hindi. Yan, so namatay si Miralco. So biglang pasok agad si ano guys, si ano natin, si emergency supply natin. So nabubuhay siya agad. Kumbaga nagano lang, konting flicker lang dun sa ilaw natin. Halimbawa, pumasok uli si Miralco ngayon. Yan, so hindi pa siya nagpalit ng supply guys, kasi kailangan matapos muna yung bilang ng timer para halimbawa yung mga fluctuation guys, hindi siya ano, hindi makaka-apekto dun sa load natin. So yan, hintayin lang natin. Nagbibilang siya ng 25 seconds. Yun, so napapansin nyo dito, nakamiral ko na tayo. So kunting ano lang guys, mapapansin nyo, kunting parang hindi masyadong mararamdaman na nagpalit na yung supply natin. So naka-Miralco na tayo ngayon. So ulitin ko lang, namatay uli si Miralco. Yan, nagpalit ng supply, nagiging genset na tayo. So bumalik uli si Miralco, bumalik parang i-assume natin guys na nag-fluctuate si Miralco. Kumbaga parang biglang bukas tapos nawala agad. Tapos nawala agad. So hindi na apektuhan yung mga appliances natin guys. Yung biglang pasok ng Miralco, hindi agad na apektuhan yung appliances natin. So which is dito masasabi ko sa inyo na maganda yung nagawa nating automatic transfer switch, kasi in case na magkaroon ng fluctuation or biglang pasok patay ng Miralco, hindi nakaka-apekto sa load natin. So assume naman natin uli na nabubuhay na si Miralco. Yan, nagbibilang na naman tayo ng 25 seconds para paganahin yung timer natin, tsaka paganahin na rin yung Miralco sa load mismo natin. Tayin lang natin guys. Pansinin nyo yung ilaw guys. Yan, so yun guys, napapansin nyo na from Miralco, pag nag Miralco, namatay si Miralco, papunta sa genset natin, may napapansin tayong konting flicker lang sa ilaw pag nagpalit sila. Tapos pagbalik naman papuntang genset or solar natin papuntang Miralco, halos wala tayong mararamdaman na interchange. So yun, isa yun sa sign na medyo isa yun sa sign na maganda yung palitan. Kumbaga wala tayong, hindi gaano nating mararamdaman pag halimbawa hindi tayo mai-interrupt, kumbaga halimbawa nanonood tayo ng TV, hindi tayo mai-interrupt or anuman ang ginagawa niyo na gumagamit tayo ng supply. So hindi tayo mai-interrupt guys sa ginagawa natin. So sana guys may natutunan kayo sa video natin ngayon. So baka magkakaroon pa ako ng part 2 nito guys, or another video regarding sa ATS. Kasi gusto ko next video yung interlocking mismo dito ko kukunin. Wala pa kasi akong available na auxiliary block, contact block pala, sorry. So pag meron na ako guys, gagawa uli ako ng line part 2 nito para medyo ano naman yung interlocking niya, nagmula mismo sa contactor.
So, ngayon kasi guys, yung interlocking natin yung nasa timer lang. So, next video siguro natin gagawin natin from ano mismo, contactor, yung interlocking natin, contactor na manggagaling parehas. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo kasi marami pa tayong upcoming na video. Makakatulong din sa atin. Maski ako guys, nag-aaral ako para may mga gagawin din tayo ng video na makakatulong din sa atin araw-araw sa mga trabaho natin. So, this is Jun Aux TV. See you in the next video.